Alright, what's up mo bro? Bibili ako ngayon ng ano? Fuel filter. Tsaka o-ring syempre. Palit na tayo ng fuel filter. 20k plus na yung tinakbo nito eh. Sa manual nakalagay ano eh, 48k. Pero mapalit ako na. 3 years na to eh. Feeling ko madumi na to. Hanap muna ako ng fuel filter. Tapos balikan ko kayo ano. Palitan natin, turo ko sa inyo kung paano magpalit. Madali lang naman. Tara. Ito na yung ano, nabili ko. Fuel filter, tsaka fuel filter o-ring. Ayan yung code nya. Ayan yung code. Ito yung pang beat. Para malaman nyo yung tamang code, lagay ko yung link nung ano, nung parts catalog. Meron akong na-download eh. Kaya alam ko yung mga genuine parts na yung mga code nila. Ito medyo mahal to eh. Sa 700 plus. So ito 100 plus yung o-ring. Iba ginagamit pang click. Pero medyo iba yung position niya eh. Kaya ito na lang binili ko para sigurado. Ito mismo yung sa stock natin ng on the beat. Mabaklasin na natin ito tapos puro ko sa inyo kung paano kabit. Dali lang naman. Tanggalin muna natin itong cover ano. Dali lang naman tanggalin ito. Yung screw dito. Tapos ito. Yan, pipindutin mo lang yan. Tapos, angatin mo na. Yan. Ibabalik mo, angat mo lang yan na ganyan. Tapos, suot mo. Nakangat. Suot mo, tapos saka mapindutin. Yan, ganyan lang pagbabalik. Pagtanggal, pindot. By, sungkit pataas. Yan, nakadali. Tapos, hilahin natin ito. Hilahin mo lang yan, pag pabalik. Ayan. Tanggal na. Tanggalin din natin ito, ano. Hindi sa gabal. Ito yung, ano, fuel pump assembly. Ayan, tanggalin nyo lang ito. Ayan. Medyo nilinisan ko na rin, eh. Para, ano, maayos, ano, presentable. Daing gabok yan, eh. Linisan ko ng konti. Ito, linisan pa natin ito mamaya. Bago natin tanggalin yung assembly fuel pump. Ito gutin lang natin. Tapos pindutin lang natin 'to. Ayan. Ayan, pag pindut mo 'yan, pwede mo na hilahin. Ayan, pindot hila. Ha. Pindot tas hila. Ganyan lang din. Pindot hila. Tanggal na agad. Tapos ito, itong fuel hose tanggalin natin. Natulak niyo muna 'to. Ayan, tulak. Tapos pindutin nyo pababa. Tulak. Pindut pababa. Ayan, pindutin nyo yung pababa. Ayan. Tapos sabay hila. Ayan, tanggal na oh. Lagyan natin na ano doon kasi tatapon yung gasolina. May gasolina pa eh. Lagyan natin na sa pin. Tignan natin to. Ayan. Paano yung mga gasolina? Hindi siya tutulo, ano? Ayan, tanggal na. Tapos pwede natin luwagan to. Itong apat na nut. Ayan, itong nut na to. Size nito 10mm. Gamit tayo ng T-wrench na 10mm. Opa-cross ang ano, luwag. Ayan, tanggal na, no? Luwagan na natin. Nga pala, kung magpapalit kayo ng fuel filter, ano, dapat siguro mga 1 bar o kalahati yung laman ng gas tank nyo. Para hindi siya apaw. Apaw kasi yan, eh, pag puno. Ngayon lang. Ayan, tago nyo lang to.
Tapos nanggalin natin tong ano niya. Bracket na pang lock. Ayan. Isan din natin. May gabok eh. Maki magkakamali ng kabit niyan. Ayan. Up. Ayan, pwede rin yan dito. Kabilaan. Hindi pwedeng pa ganyan syempre. Ipit yan eh. Pag ganyan. Kabila din. Isan natin. Isa natin ito, may mga gabok o. Oh. Ika nyo ba? May gabok. Kailangan malinis lahat bago nyo baklasin. Ano? Pag nalinis nyo na, magilid-gilid yan sa gilid ng dust seal, pwede nyo nahilahin yan, pangat. Tandaan lang ha. Hindi mahigpit to. Na, tanggal na siya. Habang natin alisin. Ayun yung o-ring. Papalitan natin yan. Madaan-daan lang pag-angat ha. Ito yung floater. Yung floater kasi yung sa loob. Ayan. Tanggal na natin yung fuel pump assembly. May team na rin siya oh. 3 years. 3 years na to. Palitan na natin to. Yung o-ring mukhang pwede pa naman eh. Pero palitan na natin. 3 years na rin kasi. Mahirap na no. Palitan natin itong o-ring. Itong dust seal na to, pwede nang hindi palitan yan. Dust seal lang naman yan. Yung o-ring lang, maganda palitan nyo na. Para sigurado, ano? Tanggalin natin itong fuel filter. Yan. Ito, madali lang tanggalin to. Press nyo lang to. Tsaka yung kabilang side. Tapos, rotate nyo na clockwise. Tanggal na yan. Meron yung o-ring sa loob. Yun. Yung o-ring papalitan natin. May kasama kasing o-ring yung ano, nabili natin. Yung bago. Ito. Palitan natin to. Ito yung fuel filter natin. Ipapalit. Pakita ko sa inyo. Ayan, may kasama siyang o-ring. Yan yung o-ring niya. Ito mismo yung stock. Ayan, parehas lang sila ng korte. Ito yung direksyon ng ano, lock. Parehas. Ayan, mas okay kung stock yung bilhin nyo. Ano. Kabit na natin to. Yung o-ring muna. Ayan, shoot natin dito yung o-ring. Ito na yung bagong o-ring. Ito yung kasama nitong bagong fuel filter natin. So, ganyan lang din. Ayan, i-ano nyo lang oh. Align nyo lang. Tapos i-dilin nyo pa loob. Tapos i-rotate nyo naman ang counterclockwise. Ayan, nag-lock na siya. May bagong fuel filter natin. Lagyan natin yung bagong o-ring ano. Ito yung lumang o-ring. Ito yung bago na bili ko. 100 plus. Ah, sigurado. Mahirap mang matagasan ng gasolina eh ano. Pero okay pa naman, pwede naman din nyo palitan. Pero 100 plus lang naman eh, kaya palitan ko na. Ano siya, parang medyo manipis na siya. Last pag na eh. 3 years na eh. Ito yung bago. Lagay natin to. Shot nyo lang dito. Yan. Yan, lalapat nyo yan dito. Yung o-ring sa mga gilid. Pero pag sinalpak natin,
Maganda yung ano niya, seal niya. Ayan, lapat yung muna dito. Bit na natin ha. Sindi natin yung labi nito. Medyo madumi din eh. Ayan, kabit na natin to. Handaan lang sa pagsusuot. Ayan. Tapos ibalik nyo na doon sa direksyon nya. Ayan, pag ganyan yung direksyon yan eh. Tapos lapat ulit natin dito. Ayan yung o-ring. Ayan, tapos gitna nyo ha. Pag naka-align na, hidiyanan na natin yan. Hidiyanan na natin. Kailangan mapalapat nyo na maayos. Yeah. Yan, lapat na lapat oh. Nakagalaw-galaw. Kabit na ulit natin yung to fuel hose, kabit na muna natin. Yan, dapat mag snap sya. Dapat ulit natin kung sigurado. Maganda naman yung lapat. Pwede natin balik yung retainer nya. Toto. Yan. Ganyan. Kahit magkabalik tayo dyan, pwede naman eh. Pares lang naman yan ang itsura. Pwede yan dito. So, dyan na natin ilagay kasi dyan naman yung original niyang pwesto eh. So, mga bolt, balik na natin. So, dapat ano lang ha, hand tight lang. Yung sobrang nahigpit. Plastic lang kasi yung pinipisaan yan eh. Itong assembly makilang higpitan ng sobra, sakto lang. Tapos pa-cross din yung higpit pa ganun. Hop. Hop. Yan, okay na yan. Balik to. Ayan, balik na natin. Ayan, ipindutin nyo lang. Ayan, okay na. Tapos i-on natin yung ignition para magkaroon ng gasolina dito sa fuel hose. Ayan, ito nyo. Ayan, para malagyan sya. Ikaw mga limang beses. Ayan, dalawa. Ah, pansin nyo ba, may gasolina na siya dito sa fuel line o sa fuel hose. Ito yung fuel filter natin, dumi no, pwede pa naman siya pero madumi na, muna kulay eh. 48,000 kasi yung nakalagay sa manual eh, 20,000 plus na to, 3 years na, padalitan ko na rin. Yan, hindi naman siya ano, sira pa ano. Pero may ganyan papalitan mo, 3 years, okay na yan. Every 3 years po papalitan, ano, pwede na. 20,000 plus yung ano, odometer nito. Ayan. Start natin motor. Ayan, okay naman. Tagas ano, observe pa rin natin yan kung magtatagas sya ano, gamitin ko ng mga ilang araw, nalaman natin kung maganda yung pagkakalapat. Nakabit ko na lang yung ano, cover. Testing natin kung may tatagas ano. Wala, walang tagas yan. Kabit na lang natin yung mga cover nya. Ito.
Ito yung drain ng ano eh. Drain ng gasolina. Minsan nagpapagas kayo. Tumatapon dito. Pag gumapaw yan, dito yung pupunta. Papunta yung sa baba. Isang cover. Sakto nyo lang yung mga butas. Ito, ayan. Angat nyo muna ito. Pusuot. Saan pindutin. Long screw. Ayan, okay na. Madali lang, no? Sagit lang natin ginawa. Alright, what's up mga bro? Bigyan ko lang kayo ng update dito sa ano, no? Kinabit natin na fuel filter. Mga isang linggo ko na rin ginagamit. Okay naman, chinek ko kanina eh. O kahapon yata, chinek ko. Hindi naman siya tumatagas. Wala, walang tagas. So maganda yung pagkakalapat natin ng ano, noong assembly. Ayan, okay na okay. Ano nga palang senyales na ano, no? Napalitin na yung fuel filter. Hindi ko lang napakita sa inyo eh, pero pwede nyo yung ano eh, tatanggalin nyo yung sa may injector. Tapos i-on nyo yung ignition. Dapat dire-diretso yung patak ng ano nun, o sumisirit. Yung gasolina. Pag paputol-putol, yun, palitin na yun. Hindi ko lang napakita. Ayan yung sinyales ha, isa pa, pag ano, pag ayaw yung pumupugak, parang ganun. Pumupugak yung makina tapos namamatayan. Yan lang ang mga senyales nyan eh. Pagpalitin yung fuel filter. At saka depende sa ano, ang milyahe, mileage, ano. Ito nga, 20,000 plus, pinalitan ko na. Pwede pa naman, siguro 30K, ano. Pero dahil 3 years na kasi, kaya pinalitan ko na rin talaga. Sulit na yun eh. 3 taon. Okay na yun. Nakalagay nga sa manual 48,000, pero tingin ko baka madurog na yun eh kung ano eh mahirap na no, medyo yung palitan mo na mas maaga. Okay lang siguro no, wala naman ako ibang babanggitin eh. In-update ko lang talaga kayo. Okay na okay naman, wala naman naging problema, walang tagas yan, maganda yung performance. Ganoon na ulit, kaya malinis na ulit yung ano gasolina na susunugin ng ano natin, ng makina natin ano. Jogging kami ngayon ni OBR eh, kaya naka t-shirt tayo eh. T-shirt tsaka short. Maigi nga dito, pwede mag-jogging eh. Ibang lugar, mahigpit. Dito kami sa May Clark, mag-jogging. Ako nga pala yung link nung ano, yung fuel filter tsaka yung fuel filter o-ring, lagay ko sa ano, description. Para makakabili kayo ano. Yan, maganda eh, mismo yung sa Pangon, the beat. O, check nyo na lang sa description, lagay ko yung link. Orderin nyo na lang, meron naman sa Shopee eh. Mahal nga lang talaga. Ay lang siguro, wala naman ako ibang babanggitin eh. Yeah. Alright mga bro, ride safe!